nila muna. So what is up mga Betlog, it's your boy Jero ng Aljero TV at usapan natin kung ano ba yung mga 10 bagay na ginagawa ngayong quarantine. Buset! Number 10, mag-cellphone. Alam niyo mga kaibigan, yung buong maghapon na lang, hawak-hawak mo yung cellphone, yung tipong magkakapalit na kayo ng cellphone, tsaka ng mukha mo, ito na yung magiging LCD ng cellphone mo, tapos ito na yung magiging mukha mo. At ang nakakainis pa dito, inuutusan mo yung taong nagsi-cellphone na yun, tapos ang panay sagot ay, wait lang. Wait lang. Alam mo sa sobrang rindi mo, yung inuutos mo sa kanya, ikaw na yung gumawa. At namalayan nung nagse-cellphone na yon, dahil sa kaka-cellphone niya, yung inuutos mo sa kanya, nagawa mo na. Number 9. Matulog. Alam mo yung wala ka nang magawa dahil sobrang boring sa buong halos magdadalawang buwan nang magla-lockdown na quarantine, di ba? Alam mo yun, na-master mo na yung pagtulog. Yung tipong kaya mo nang matulog nang nakadilat. Parang hirap na. Tapos, ito pa yung matindi niyan. Gigising ka para matulog ulit. Number 8. Siyempre, yung number 8 natin, karugtong yan ng number 9. Siyempre, kung may tulog, may kain. Kain, tulog. Parang patabaing baboy ngayong quarantine ah. Ito yung mga bagay na ginagawa natin ngayon na sa sobrang wala na tayong magawa, lahat na ng mga stock natin, pinagkakain natin, kain na lang tayo ng kain. Alam nyo guys, malalaman mo yung taong masunurin sa batas. Unang-una, pumuputi. Pangalawa, tumataba. Pag yung kaibigan nyo, after quarantine, after lockdown, ay ganun yung maging image, I'm sure, sumunod siya. Number 7. Number 7, karugtong pa rin to ng number 9, tsaka number 8. So yung number 7 natin, ay yung pagluluto. Ayan, hilig na natin yan. Kahit wala pa naman lockdown, wala pa naman quarantine, mahilig na talaga magluto, di ba? Pero ngayon, mas lalo lang nadadagdagan yung skill natin sa pagluluto. Lalong-lalo na yung mga walang talent sa pagluluto. So, alam mo yung sa sobrang tagal na ng quarantine, gumaling ka na, nagkaroon ka na ng talent sa pagluluto. Yung tipong yung simpleng ulam lang napapasarap mo. Tapos nagkaganyan ka po. Pag naglalagay ka ng asin, nagkaganyan-ganyan ka po. Para ka nang si Salt Master. At sa sobrang galing mo na magluto, mga kaibigan, pwede ka nang i-contest sa ibang bansa. Ganun ka kagaling. Ganun ka na katalented. Number 6. Dahil ngayon, napapansin mo na, dahil kain tulog ka na lang, lumulobo ka na. Ngayon, maiisipan mo mag-exercise. I'm sure na may gumagawa sa inyo nito na habang during quarantine or during lockdown ay nag-e-exercise sila. Katulad ko, ginagawa ko rin yun. 1,100. 1,101. 1,102. So isa yan sa 10 ginagawa ngayong quarantine ang mag-exercise. Dahil nagiging conscious ka sa sarili mo, parang lumulobo na ako, parang kailangan ko magbawas ng timbang, di ba? So mag-e-exercise ako. Number 5. Alam yung number 5 natin mga kaibigan eh, medyo maselan eh. Number 5 natin ay ang S. Hindi ko na itutuloy. Alam nyo na yon. Ginagawa ng mag-asawa. Napanood ako sa FB mga kaibigan, nananawagan isang babae. Nananawagan siya. Akala kong ano, kung sobrang ano niya pa eh, napaka-intense pa ng ano niya eh, napaka-intense pa ng pananawagan niya. At the end pala, yung pananawagan niya na yon ay, gusto niya nang ipa-end, ipatapos yung quarantine dahil nga namamagana yung kanyang ano sa kakaano ng kanyang asawa. Number 4. Yung number 4 natin ay usually ginagawa naman to kahit hindi lockdown or quarantine. Pero mas na-enhance lang ngayon. Dahil boring, walang magawa, nanonood tayo ng movie. Lalo na pag may mga Netflix account dyan, di ba? So, yung tipong buong umaga, tanghali, hapon, nanonood ka na lang ng movie. Nanonood ka na lang ng mga series sa Netflix. Wala ka nang natapos sa buong maghapon.
Actually, meron. Natapos mo yung pinapanood mo. Number 3. Pagti-TikTok. Tama. Pagti-TikTok. Alam mo yung kaibigan mo na hindi naman mahilig mag-TikTok, eh, napapa-TikTok na rin dahil sa walang magawa. Alam mo yung pagbukas mo ng My Day, ay pagtingin mo ng, pagbukas mo ng social media mo, ano man yan, Facebook or kahit ano pa man yung social media na gamit mo, eh, nandoon pa rin. Ina-upload nila yun. At syempre, pag-browse mo, isa yan sa mga talent ko. Ang lumunok ng laway ngayong quarantine. Dahil wala nang makain. Habang nagbabrowse ka sa Facebook mo, nakikita mo nag-upload sila. Alam mo yun, may mga nagagaganyan-ganyan. Number 2, ang tumunganga. Alam mo, ngayong quarantine, wala ka nang ginawa kundi tumunganga. Dahil lagi kang tulog, naubos mo na lahat ng panaginip mo, sa pagtunganga mo, nagde-daydreaming ka na. Alam mo na, sana matapos na yung quarantine na to, makalabas na ako, mapuntahan ko na yung dapat kong puntahan, kakain na ako sa gantong resto, mabili ko yung mga gusto ko. Actually, nabibili naman, pero hindi ka makapamili ng maayos kasi nga, wala ka sa actual true online shopping, di ba yung mga ginagawa ngayon? Kahit pagbili ng pagkain, ganoon na rin. Ngayon nga, nagde-dreaming ka na sa kakatunganga mo. And last but not the least, yung number 1 natin, yung pinaka-important, ay ang pagdi-devotion. Alam nyo guys, isa sa mga ginagawa to ngayong quarantine, ang pagdi-devotion. Dito mo nakokontakt yung Diyos. Alam mo, sa mga panahon na to, kailangan talaga natin ng devotion. Actually, hindi lang naman talaga ngayon sa panahon na to. Dapat araw-araw nga ginagawa yan. Pero mas lalo lang umigting yung pananalig natin sa Kanya ngayong mga panahon na to. Na alam mo yung wala tayong malapitan, siya lang. Alam mo yung nagde-devotion tayo, nagpe-pray tayo na sana matapos na to, sana one of this day, pagmulat ng mata ko, matapos na yung pandemic na nangyayari. Alam ko na isa rin yan sa mga pinagpe-pray nyo, na hindi dahil sa gusto mong lumabas, hindi dahil sa gusto mong gumala, hindi dahil sa gusto mong pumunta sa ganto, sa ganyan, dahil hindi dahil gusto mong maita yung girlfriend mo, mapuntahan sa bahay nila, dahil para na rin sa family mo, para na rin sa'yo, na paano kung sa inyo na yung ikaw na yung magkaroon or isa sa mga family mo magkaroon ng what the fuck, pandemic na yung pukin ang inang yan. Big shoutout nga pala sa mga frontliners natin. Kahit pakunti na lang sila ng pakunti ngayon, dahil yung iba nga na syempre nababalitaan natin na sila mismo ay napapahamak dahil sa virus na to. Sana mag-iingat tayo lagi at huwag nyo kakalimutan na sumunod na lang tayo sa batas. At wala namang ginagawang ikakasama yung namamahala sa atin. Kasi yung lahat ng sinasabi niya, para sa atin din yun. Kasi kung susunod tayo, mas mapapadali yung process, di ba? So kung may mga bagay akong hindi nasabi, i-comment nyo na lang sa baba. Kung ano po yung mga ginagawa nyo ngayong quarantine na hindi ko na isama sa aking top 10, di ba? Then huwag nyo na rin kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit yung notification bell para if ever na may bago akong vlog, manotify ka. So yun guys, at dito ko natataposin yung aking video. I'm out and peace!